Mayroon siyang brown ang line, tapos ang blue ang neutral. Ang earth natin, yellow green. Ang ibig sabihin nito ay ground. Para hindi magiging grounded ang ating washing machine, kailangan natin ng ground. Tapos sa plug naman guys, ito yung plug na ginagamit dito sa ibang bansa. Ang yellow green natin, ito na yung earth natin. Tapos ito naman ang brown, ito na yung sa ano natin, line. Tapos ang sa neutral naman or line 2, ito na yung blue natin, no? Kung makikita natin yan, no? Blue yan siya guys, papunta dito. Ito yung plug sa middle east na ginagamit. Gusto ko lang i-explain sa inyo guys ang diagram ng ating washing machine. Ito kasi yung washing machine natin guys na ni-repair ko. Bali ang black papunta dito sa neutral, no? Ito yung wash motor natin. Kung makikita natin, ito yung wash motor natin. Tapos mayroon siyang capacitor, no? Dalawang line. Tapos ito yung wash timer natin. Papunta naman dito sa line. Ang ibig sabihin nito guys, kung lalagyan natin to ng power supply, ang line at saka neutral, magkakaroon ng power to guys. Itong wash timer natin, magkakaroon siya ng contact dito. Dito, gagana ang washing machine natin sa forward. After that, magkakaroon naman siya ng contact dito sa kabila. Dito naman mawawala. So, magre-reverse naman yung wash motor natin. Magre-reverse naman. Yun ang trabaho nitong wash timer guys. Itong wash timer natin guys ay mechanical ito. Mechanical itong wash timer natin. Tapos ito naman yung sa, ito kasi yung sa dryer natin guys, no? Spin motor natin sa dryer. Kung makikita natin, papunta siya dito sa line din, no? Kumbaga ang neutral niya, ito kasi guys ay 220 volts ito. Bali ang neutral niya, ang black. Tapos ngayon, wala na siyang reverse, no? Dahil isang ano lang, isang linya lang siya, no? Kung makikita natin, papunta ngayon sa ating line. Isang linya lang siya guys, wala siyang connection dito. Hindi katulad nitong ano, itong wash timer natin, mayroon siyang ano, mayroon siyang dalawang linya, no? Pwede siya magpalit-palit. Bali, kung dito ang magkakaroon ng linya, ng line, gagana ang wash motor natin sa forward. Pag dito naman na line naman sa kabila, wala ito, gagana naman ang wash motor natin sa reverse. Pero itong spin timer natin guys, yung dryer natin, isang rotation lang siya. Bali, forward lang, wala siyang reverse. Tapos ito naman yung spin timer natin. Mag-close yan siya guys kung ilang minutes ang ating isetting, no? Mag-close yan siya. Tapos after that, mag-open yan, mamamatay ang motor natin. Ito naman yung sa takip natin guys. Sa takip ng ating washing machine. Pagbuksan natin yung takip ng ating washing machine, mag-open ang contact nito, mamamatay ang dryer motor natin or spin motor natin. Yun ang diagram ng ating washing machine guys na aking ni-repair. Ito siya guys, kung makikita natin, washing machine yan na ni-repair ko. At least, mayroon din kayong idea, lalo na sa mga baguhan, kung paano mag-repair ng ating washing machine.